report live from Lupusug Empire. This is Queen Helen of Turja, Elizabeth III. Talagang napakaganda. Kasi alam ko na lahat nag-aantay palagi kung kailan babalik si Queen sa Eri. Ito mga recording ko na ito na pinakatago-tago na live. Alam natin sa araw na ito, live na live talaga. Kasi hindi ninyo akalain. October 27, 2022. This is very special on my part because I know that I have won against all my detractors, all those people that belittled my personality, my professionalism, my integrity, my credibility, and sinabi natin ang pinaka moral standing ko sa buong mundo. I will never be appointed by our elders if I am not worthy of becoming the queen of the universe. That is the greatest title that I ever had in all my life, in my existence to this wide world. My calling is not an easy one, but however, there is proof in it. Alam niyo ba? Kahit may sakit si Queen, kahit yung sipon at ang luha ay nagtatagpo sa sobrang hapdi, ni minsan talagang nilalabanan ko na magkaroon ako ng courage, ng perseverance. Mas lalo akong dapat maging matatag para matulungan ko kayo lahat. Isang bagay lang ang hinihiling ko sa inyo. Magpakumbaba kayo. Huwag ninyong unahan ang pagkakataon na binibigay sa inyo. Do not abuse the power and authority that is being given to you. Ngayon, alam ninyo, si Queen, kahit magang-maga na lahat ang paa, lahat iyan, pero I still get given that as parang sinasabi ko lang sa sarili ko, di bali nang mamaga, makakalakad pa naman, kahit parang patunga. Sabi ni King, why are you walking like a duck? Sabi ko, mabuti na lang yun, kahit pato ang tingin mo sa akin, inaglalakad pa rin ako kaysa naman nakatali na lang ako sa aking bed. You know, sometimes, kailangan lang natin maging positive despite of all the pains na ating nararamdaman. Strong will always give us the positive approach in all our day-to-day living. Kaya nga, dito sa akin ngayon, kahit nag-iisa ako, sabi ko nga kay Raja, di bali nang nag-iisa kaysa marami akong nakikita na nagkakaroon pa ako ng masamang pangitain. Kasi alam ninyo, a positive person will always generate positivity. Pag negatibo ang isang tao, lahat iyan tanong ng tanong dahil wala silang paniniwala sa kanilang sarili. The self-esteem kulang. Ang self, ano nila na tinatawag natin yung personalidad ay hindi buo dahil mas marami pa ang nakikitang negatibo sa bawat aspeto ng bawat experience nila sa bawat minuto
ng kani-kanilang buhay. Kaya nga, pasalamat tayo. Kasi tayo, nakikita nyo na, nandiyan binigyan kayo ng pagkakataon. Lamang sa lamang na yung mga ginagawa ninyo. Salamat naman at nagiging matalino kayo sa inyong mga trabaho. Subalit, ang sobrang talino kapag hindi naaayon sa kagugustuhan ng Diyos Ama, ng Allah, kayo ay mahuhulog sa bangin dahil iba ang direksyones ng inyong ginagalawan. Sumatotal, lahat tayo ay may desisyon na ginagawa bawat araw. It is the way that we decide. Diyan natin natitingnan ang tao, ang pagkatao, at kung anong klaseng tao ang nasa harap at sa likod sa tagiliran natin. Tinawagan ako ng lolo. Alam mo yung sinabi sa akin? Apo, maging maingat ka. Kasi sa panahon ngayon, lahat yan sila. Talagang babatuhin kanila dahil hinug ka na at hitik na sa tamis dahil nagampanan mo ang inuutos namin. Kaya nga, sila hindi pa rin nila tumbok kung anong klaseng misyon ang meron tayo. Our mission is to save humanity from severe hunger, severe poverty. Kaya nga, marami ang nagtatanong. Pero sinasagot iyan ng lolo. Hayaan mo silang magtanong, apo. Kasi alam na rin nila ang sagot mo. Simula at sa pool, alam mo ba kung anong klaseng buhay ang dinanas mo para marating mo ang kinatatayuan mo bilang reyna ng buong mundo? Pinaranas namin, dinanas mo ang sobrang hapdi, sobrang sakripisyo, sobrang trials, sobrang pag-is-is para magampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang reyna ng sangkatauhan. Mabigat ang mga binigay na pananalita ng ating lolo sa Seven Magdum. Kayo, wag na wag niyong gamitin ang Seven Magdum kung hindi ninyo alam ang inyong trabaho. Dahil nakamasid ang mga lolo sa bawat isa sa atin na liderato na binigyan ng responsibilidad, binigyan ng tungkulin para ayusin ang bagong mundo. Alam niyo, marami ang gustong sirain ang ating samahan. Maraming katanungan ang nangingibabaw sa ngayon. Kasi ang gusto nila, sila ang masunod at sila ang gagalaw sa ginagalawan ng Seven Magdum. Pero ako pasalamat. Bawat patak ng luha ni Queen, nakaantabay ang lolo para amuin na wag magluha dahil pati sila naaapektuhan sa sobrang pag-agos ng tubig sa karagatan. Ayan ha, hindi lamang sa karagatan, pati sa mga lawa, umaapaw, yan ang ligwasan. Ngayon, masabi niyo pa ba si Queen E, buanga, no? Lahat kayo, talagang matindi ang inyong panghamak. Kaya nga sabi ko nga sa inyo eh,
Ako ang privilege ko, ang pinakamalaking regalo ko galing sa Diyos Ama. Dahil mahal niya ako at minahal ako ng mga lolo ng Sabin Macdum. Yan. Wala kayo niyan, pero kayo na sa akin. Kaya nga inaakay ko kayo para kung ano yung privilehiyo ko, kung ano man yung nasa akin, ay matitikman nyo rin. Dahil alam ko naman na hindi nagpapakita sa inyo ang mga lolo at ako ang pinapakitaan at ang mahal na hari. Sila ang bantay ng bawat sulok ng mundong ibabaw sa ilalim at sa kalawakan. Si Queen nakapag-declare ng divino gobyerno dahil may pader ako. Sila ang nag-utos sa akin. Buhay ako kahit pinapapatay na nga nila. Matinding kulam, matinding parusa. At ngayon nagbibigay pa ng pera para kami ay saktan o kaya kitilin pa dahil natalo sila. Buhay ako at bubuhayin ako ng Allah dahil hindi pa tapos ang inutos ng mga lolo sa akin, ng mga apo. Napakahirap, nagpakahirap. At alam ninyo, kayong nag-aantay, huwag naman kayong masyadong mayabang. Mahirap kasi magyabang. Kung anong taas ng lipad ninyo, siya rin yung taas ng ang lalim ng babagsakan ninyo. Kaya nga, bawat pagbibigay ng pagkakataon, ingatan ninyo. Dahil hindi si Helen iyan, inuutusan kayo sa pamamagitan ng ating mga lolo na nagbigay din sa akin ng utos para ipunin kayo at makinabang sa holy asset na pinaghahandaan para sa inyong lahat. Kaya nga, marami ang nagsasabi, sila na si Apo Lakay, sila na ang Seven Macdum, sila na ang may karapatan mamuno. Ala, magunos dili po kayo ah, kasi buhay ang lolo, may katawan, at si mismo tumatawag sa apo. Mahal na mahal ako ng lolo ko, kaya nga noon pa, sinabi ko na sa inyo, may lolo ako, pinagtawanan niyo ako, buwang yan si Helen, oh, puro lolo. Pero, dahil sa aking paninindigan, sa aking matinding paniniwala, dahil ang misyon na ito, ang siyang naging gabay ko para tuntunin ang katotohanan, ang malagim na katotohanan na siya ang nagbigay sa akin ng hudyat para ituwid ang dapat ituwid. Kaya nga, sinabi sa akin ni Lolo kanina, kayong mga mapaghusga, kayong naghahanap ng butas para sirain ang aking katayuan, kayong nag-aakusa na kami ay scammer, hindi kaya kayong naghahanap ng butas? Alam ninyo, wala na nga kayong otoridad eh. Paano? Alam nyo bang hinihingi ko tingalang yan? Pero kung i-implement ako ang taxation dahil ilang taon kayo na nakinabang sa soberenya ng sulu. Ang sulu ang siyang may-ari ng soberenya na tinatamasa ninyo lahat. Ang soberenya ito ay direkta mismo sa Allah, sa Diyos Ama. Kaya nga, dito, alam ninyo, kahit papaano, ang lawak ng aking tinitingnan. Ako'y nasa tuktok ng kabundukan. Nakikita ko, nararamdaman ko na ang panahon ay dumating na.
Kaya nga, simple lang ang hiling ko sa buong mundo. Lumiwanag na ang bituin sa silangan. Lumiwanag na ang pitong sulok ng mundong ibabaw. Hindi lamang apat, kundi pito. Kaya nga, lahat ng aking mga gabay, lahat ng mga anghel, lahat ng awliya, ng pitong kontinente ng buong universum ay talagang sumusuporta na sa korona ng mahal na reyna. Hindi ninyo batid na si Queen kahit anong hapdi, kahit anong sakit, ay talagang hindi natitinag. Kaya nga, simple lang ang hiling ko sa inyo. Huwag ninyong abusuhin ang bawat pagkakataon at huwag na huwag ninyong gamitin ang mukha ni King and Queen para manglansi ng ibang tao. Huwag ninyong gamitin sa pangungulekta ninyo dahil nag-utos na ako kung sino ang gumagamit para sa pansariling interest ay uhulihin na ng ating mga sundalo. Ang sundalo natin ay legal dahil iyan ay direkta sa akin at kay Mahal na Hari. 2009-2010, itinalaga ko na iyan. Kung wala ang ating Royal Armed Forces na naging neutral forces ng Ligwasan Mars, magpahanga ngayon, giyera pa rin ang Mindanao. Nang dahil sa kanila, ay kinilala tayo sa buong mundo. Ang Raja Sulaiman Peacekeeping Group, Special Security Forces, ang Royal Armed Forces. Marami ang nakinabang, marami ang nagkapera, at magpahangga ngayon ay namimera. Pero ako at si Raja ang inaakusahan. Kaya nga tumulo ang luha ko nang pinalaganap ninyo yung text na hindi maganda at si Raja mamay pa ang itinilaga ninyo na nangunguha ng pera. Kayong mga nagbabantay na mga sarili naming tao na tumalikod sa amin noon pa at naghahanap ng butas, alalahanin nyo, dumating na ang takda na kayo ay mapaparusahan, angkop sa batas ng soberenya at ng divino gobyerno. Dito ninyo makita kung sino si Helen. Si Helena ay isang utusan ng may kapal para kayo ay gabayan, akayin doon sa kaharian na pinakaantay ninyo na kung saan ang tunay na kaligayahan ay matatamo ninyo. Kaya nga sa tagal ng panahon na ako'y nananahimik lamang, binigyan ko kayo ng pagsubok. Pagsubok na siyang magbibigay din sa akin ng paraan kung paano kayo bibigyan ng angkop na kaparusahan. Simple lang ang aking hiniling, magkaisa. Ang isang liderato na hinahanap ko ay marunong magpakumbaba at hindi nang huhusga at hindi nagyayabang sa kunting kaalaman. Ito ay siyang paraan para sasalain kayo lahat dahil ang takda, itinakda at iyan ay mangyayari dahil iyan ay nangyari na.
malapit na ang panahon na makikilala na ng buong mundo ang Maharlika, Kingdom of God, Lupasog Empire. Hindi po yan pangalan para sa inyo. Iyan ay iniwan ni Apo Lakay. At huwag na huwag ninyong apakan ang pagkatao, ang taong nagpakahirap para gabayan ang buong mundo. Marami ang nagtatanong, buhay nga ba siya? Hindi ako maging matapang, hindi ako magiging matapat, o hindi ako magsalita kung wala akong sariling karapatan at nalalaman at ipaglaban ko ang katotohanan na iyan para masalba ko ang sangkatauhan, lalo na sa binggit ng kamatayan dahil dito sa ginagawa nilang depopulation nila. Meron tayong programa at iyan ay talagang inaayos dahil iyan ay paraan sangga sa kasangga. Si Queen Helen, kung nananahimik, may ginagawa, may ginagampanan at merong inaasikaso. Ngayon, nakipag-usap ako kanina sa Royal Armed Forces natin. Bunuin ninyo yung aking hinihinging amount. Kung sinong mag-akusa na ako ay scammer, kunin ninyo ang pangalan, ang picture, dahil sila ang ikukulong ko, dahil sila ang nagparusa sa sangkatauhan, lalo na sa panahon ng COVID-19, dahil sila ang humarang para ilantad kami ni Raja Mamay. Dito na ninyo makita, justice is justice. Magkakasama lang pala kayo. Nandito kayo sa akin. Pero ang utak ninyo kung papaano lamangan si Queen Helen at si King Mamay dahil kayo ang mga signatory, buhay po ang matatanda natin. Buhay po ang apo. Buhay po ang ama ali. Buhay po ang Seven Macdum na siyang gabay ko ngayon at magpakailanman. Kaya nga, hangin, tubig, apoy, lupa, kabukiran, kapaktagan, lahat ng mga nilalang na hindi nakikita ay sumasabay na dahil nalagay na natin si Roy sa kanyang kinalalagyan dahil nga lumagpas sa kasunduan, subalit si Queen Helen ay nanindigan dahil din sa utos ng ating mga lolo ng Seven Macdum. You can never deny me of my right, nor you can refute and dispute my throne, my scepter, my crown, and my birthright. Raja Mamay is the Sultan of Sulu in North Borneo, and I defended him with my life, and I will always defend him, that those who really humiliate him will pay the price, because you have not realized that he is indeed the king and he holds the power and authority. Ngayon, kayong mga detractors, can you still afford to tell me that I am the scammer that you thought up? Kayo ang nagiging scammer, kaya? Kasi nang bubutas kayo, pero kayong gumagawa. Pero ngayon, hindi na pumapayag si Queen, ha? Tingnan niyong mabuti. Kaya ako'y nagpapasalamat. Dahil kahit konti lang tayo, at tayo ay minahal ng ating mga lolo,
Ipagpatuloy niyo iyan. Dahil, the reward is not here, but there beyond, wherein we could enjoy true peace and happiness, the love of our God, of our Allah, will be ours. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naway, nasa mabuti kayong kalagayan at ipagdasal niyo si Queen na makarecover dahil talagang iyan na yung fruit of my labor wherein my body has also tried. Umiiyak din yan sa sobrang pagod, pero no one can stop me. I will still be continuing my mission until everybody will benefit the holy graces of God. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang umaga. Masalam.